Kita ko sa inyo ngayon yung dito sa lugar na to saan ako nagtatrabaho. Yan ngayon yung mga ano, medyo marami-raming traffic. Saturday night, pero madilim, maraming mga business na sarado na. So, pakita ko sa inyo yung isa sa pinakamataas na building dito sa Miami na mataas siya. Yan. Kung minsan ay nagpabago-bago siya ng kulay, depende sa ano, yun, mga hotels, yung buong Hyatt Hotel, yung puti sa gitna, katabi ng Wells Fargo. Ito rin, itong hotel na to ay sarado mula nung nagka-pandemic, yung Langford Hotel. Ayun naman sa taas, nakikita na mataas. Diyan naman ang tinatawag nila yung Centro, isang condo hotel. At dito, ilan ako kayo dito sa Katerito, makikita nyo. Yun naman yung building na yun, yung mas mababa ng konti sa Wells Fargo. Yan yung Whole Food dito sa Miami, sa baba niyan, Whole Food. At saka doon isa rin mga opisina. At saka ito yung Metro Mover. Ito libre yan ang sakay dito sa Miami. Paikot-ikot nga lang dito sa downtown pero libre. Yan part doon sa kapila ay sakop na ng Brick Hill. Yan o ito. At saka dito naman yan to sa Southeast First Avenue, corner ng Southeast First Street, downtown Miami. Ngayon, ito nga sarado na, gabi na. At dito naman sa kabila, medyo madilim-dilim nga lang. Ito naman, yung ilaw na yan, na green ngayon, stoplight, yan ay East Flagler Street, corner First Avenue, Southeast First Avenue. At saka yun doon sa nakikita na may ilaw sa tuktok ng building, bago lang yan. Yan ang isang luxury condo rito sa Miami, yung tinatawag nilang Paramount. At dyan na itinatayo yung World Center dito sa Miami. I-update ko kayo pag matapos na yung condo na yan, yung World Center. Kasi dito tayo sa trabaho ngayon, kaya hindi tayo pwedeng magala masyado. Yun na nga, ito dito, itong building na to, kung saan nasaan yung Wells Fargo Bank. Or dito sarado na yung Sneak Peek Luxury. Kung gusto nyo makakuha ng mga luxury na mga damit, mga sapatos na mamahalin. Mamahalin nga lang, magkakalaga ng mga $500 pataas isang sapatos Jordan, mga kakalaga ng mga more than $1,000. Dito ako sa trabaho ito. Ayun, may isang ano to, walang dine-in masyado, kaya isa lang yung ano, limitado yung dine-in sa amin. Ayan ang tawag na Liz Dilley Market. At ipinopromote bilang Pilipino ang sariling atin, ang Lucky Me. Yan, mga brand Pulalu. Doon sa loob, marami yan. At tinatangkilik na rin ng mga taga rito. Ang matikman nila ay nagustuhan nila. Kaya yun, binabalik-balikan na nila. At marami na rin tayong mga snacks na galing Pilipinas. Mga product ng Pilipinas. Yan sa loob. At mayroon din tayong balikbayan boxes available dito sa Makati Express Cargo na napakamura. Napakamura at malaki ang boxes yan, no. Dito mayroon kaming sineset up dito na mga ilang yan, no. Tapos na yung isa tapos na. At isang UMAP, yan, pinadala namin dito, UMAP. At saka yung GND. Nasa napakamura para magpadala sa Pilipinas ng balikbayan box sa ating mga pamilya na nandoon.
tulungan natin sila, mga kapag-anak, pinsan, kapatid. Yan. O, gusto nyo namang magpansit kanton, yan o. Meron, meron palabo. Pansit. Pansit kanton, yan o. Mga ng Pilipinas. Mga snacks, yan o. Kunting oriental market. Thai food, Filipino food, Japanese, Korean, Chinese. Pero ito ang mas kinikilala rito. Sili sushi. Sili sushi kasi palakaibigan yan eh. Kaya marami siyang mga parokyano. Okay. At ngayon, no, yan, ito mga regalo ng mga kaibigan. Lili. Yan. Ito muna tayo at maya-maya update ko kayo ulit sa ibang mga kung anong nangyayari dito sa Miami. Sana ay magustuhan nyo. I-like po sana ninyo at subscribe sa aking channel. At nang ma-update kayo sa mga susunod na video dito sa Miami, kasi papasyalan natin yung American Airlines Arena, yung bahay ng Miami Heat. Hindi naman nag-champion ngayon pero lumaban, naging number 2. Kaya i-update pa rin kayo sa lugar na yun at marami pang iba. Okay, mga kasosyo dyan. Ingat kayong lahat. Pandemic, medyo talaga ano, kaya tahimik talaga rito sa Miami dahil gawa ng pandemic. Okay. Update ulit. Sundan yung ano, sunod na video.